Hello mga Meg! Ang video na ito ay tungkol sa isang cast ng upcoming Philippine remake ng Dr. Foster na si Judy Santa Maria, na ang main role niya ay bilang isang doktor. Siya ang napili sa role na ito kasi alam naman natin na isa siyang napakagaling na artista, kaya kilalanin na natin siya mga Meg. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat! Si Judy Tracy Garcia Santa Maria, o mas kilala bilang Judy Santa Maria, ay ipinanganak noong June 16, 1982 sa Santa Rosa, Laguna. Dalawa silang magkakapatid at siya ang bunso. Siya at ang kanyang kapatid na si Carlo ay pinalaki at inalagaan ng kanilang ina na si Detas na mag-isa. Nag-aaral siya sa Philippine Pasay Chonghua Academy, isa siyang honor student at active sa school's extracurricular activities, particular sa volleyball varsity team at sa debating team. Nag-aaral siya ng high school sa Southville International School and Colleges. Sa college naman, nag-enroll siya sa De La Salle University Das Marinas ng Medical Biology dahil prerequisite ito sa pag-aaral ng medisina at dahil pangarap niya na maging isang doktor. Gaya ng role niya sa upcoming teleserye na Dr. Foster na isa siyang doktor. Pero hindi ito natuloy at tinigil ang pag-aaral dahil sobrang busy niya noon. Sa sobrang matagumpay na teleseryeng Be Careful With My Heart. Pagkalipas na ilang taon, ay bumalik siya sa pag-aaral sa Southville International School and Colleges para ipagmalaki siya sa kanyang anak na isa siyang degree holder. At kumuha ng kursong BS Biology na isa rin prerequisite sa pag-aaral ng medisina. At naging Dean's Lister noong 2019 sa last semester kahit na busy siya sa trabaho. Kilalanin naman natin mga Meg ang kanyang mga naging karelasyon. Baron Geisler. Si Baron ay nagsimulang na-develop ang kanyang feelings para kay Judy Santa Maria nung nagkita sila halos araw-araw sa isang Philippine teen drama television series na Tabing Ilog, na ipinalabas sa ABS-CBN simula March 14, 1999 hanggang October 19, 2003. Pero ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng higit isang taon. Panfilo Pampilacson Jr. Si Judy at Pampilacson ay nagkita sila habang nasa taping ng Tabing Ilog. Si Judy ay kinasal sa edad na 22 kay Panfilo Pampilacson Jr. noong March 27, 2005 sa Nevada at noong June sa parehong taon ay ikinasal ulit sila sa Paranaque. At nabiyayaan sila ng isa anak na lalaki na si Panfilo III Santa Maria Lacson III na isinilang noong December 23, 2005. Pero ang kanilang pagmamahalan ay nagtagal lamang na 5 taon. Ayon sa Cebu Daily News, sabi ni Judy na, "My life was such a mess na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala nang magmamahal sa akin kasi sipirada na ako, segunda mano." Ibinahagi ito ni Judy sa isang conference kung ano ang kanyang nararamdaman nung nag-file siya para sa annulment. Sinabi din ni Judy sa isang source na naging alcoholic siya at naglasing day and night, even drunk during tapings, dahil ang gusto niya kasi masolusyonan yung feelings niya na pain and emptiness. Naranasan din niyang nag-drugs dahil ang alcohol daw ay hindi sapat para mawala ang kanyang nararamdaman na yun. Si Judy ay tumigil sa paninigarilyo, alcohol at drugs pagkatapos ng intervention ni Connie Reyes sa kanya at naging born-again Christian. At dahil sa tagumpay ng TV series na Be Careful in My Heart noong 2012, ay nakatulong rin ito sa kanya na makarecover mula sa kanyang addictions. Julo Revilla. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2012 at naghiwalay sila makalipas ang 4 na taon noong 2016. Nagkabalikan sila noong 2017 batay sa post ni Julo sa social media at naghiwalay na naman sila noong 2018. Pero hindi nila isinapubliko ang dahilan ng kanilang paghiwalay dahil nirespeto nila ang isa't isa. Raymart Santiago. Ang relasyon ni Judy at Raymart ay pinag-usapan matapos makita ang kanilang romantic date sa isang private residence sa Alabang na magkayakap ang dalawa. Kinumpirma ni Raymart noong September 30, 2020 na silang dalawa ay nag-date na at matagal na raw siyang nanligaw kay Judy. At makikita natin sa larawan na ang dalawa ay masaya na sa isa't isa. Punta naman tayo mga Meg sa kanyang karera. Si Judy at ang kanyang mga kaibigan ay nasa fast food chain on at nilapitan sila ng isang talent scout para mag-audition para sa commercials pero hindi sa nasunerte
Kaya nag-audition pa sila ng maraming beses pero wala pa rin offers kaya sumuko na sila. Makalipas ang ilang linggo ay nilapitan ulit si Judy ng talent scout at nag-encourage na mag-audition sa Star Magic. 15 years old lang siya sa panahon na yun at siya ang youngest sa kanilang batch. Pagkatapos nag-starring at lumabas si Judy sa teen oriented shows at movies gaya ng Gimmick, Flames at Jologs, ay lumabas rin siya sa palabas na Tabing Ilog bilang si Sassy Tomboyish Georgina. At ang palabas na yun ay matagumpay at pinalabas ng halos 5 taon. Naging host din siya sa Star Circle Quest kasama si Luis Manzano. Makikita rin siya sa original version ng Pangako Sa'yo noong 2000 bilang Lia Buenavista at sa 2015 remake bilang Amor Powers. Pagkatapos gumanap ng teen roles, gumanap din siya bilang kontrabida sa primetime shows gaya ng Walang Kapalit at Kampanirang Kuba. Marami din siyang independent films na na-screened internationally at nakatanggap siya ng 2 Gawad Orian Award nomination. Noong 2010, siya ay naging bida sa palabas na Noah kasama si Piolo Pascual. Noong 2011, gumanap siya bilang Sofia sa palabas na 100 Days to Heaven. At noong 2012 naman, ay gumanap siya bilang Young Olivia La Peña sa daytime drama series na Mundo Man Ay Magunaw. At sa parehong taon ay bumida siya sa seryeng Be Careful With My Heart bilang si Maya De La Rosa kasama si Richard Yap bilang si Richard Lin. Naging matagumpay ang palabas sa buong mundo, spawning albums, worldwide tours at concerts. Noong 2020, siya ay gumanap bilang Marisa Pineda Zuliane sa palabas na Ang Sa Iyo Ay Akin na isang Philippine drama television series kasama si Samuel B. at Iza Calzado. Ito ay pinalabas tuwing gabi sa Kapamilya Channel's Primetime Bida dito sa Pilipinas at sa ibang bansa via the Filipino Channel simula noong August 17, 2020 hanggang March 19, 2021. At meron rin siyang teleseryeng pinagbibidahan ngayong 2021 na Philippine remake ng The Broken Marriage Vow na Dr. Foster, kung saan ni-reveal noong May 7, 2021 na si Judy ang gumanap ng main role bilang si Dr. Hel Elostre na isang community doctor at loving wife kay David Elostre na ginampanan ni Zanjo Marudo. At kasama rin nila sa palabas na ito si Sora Meres bilang si Lexie Lucero na isang kabit at si Zaijan Haranilia naman bilang Jeyo na anak ni Judy sa palabas na ito. At lumabas din siya sa palabas sa television tulad ng Maalaala Mo Kaya, Darating Ang Umaga noong 2003, Walang Kapalit noong 2007, noong 2008 sa Ligaw na Bulaklak, Palus, Patayin sa Sindak si Barbara, Tayong Dalawa at sa Your Song, Gaano Kita Kamahal noong 2009, Tanging Yaman noong 2010, Sana Dalawa Ang Puso noong 2018, Sino Ang May Sala noong 2019, May Single Lady noong 2020 at marami pang iba. At may mga pelikula rin siya gaya ng Oo Na Mahal Na Kumahal noong 1999, Anak noong 2000, Sugatang Puso at Bagong Buwan noong 2001, Noon at Ngayon Pagsasamang Kay Ganda noong 2003, You Are The One noong 2006, at noong 2010 ay Noy, Cinco, Third World Happy at May Amicia Girl. All You Need Is Pag-ibig noong 2015, The AK Breaky Hearts noong 2016 at marami pang iba. Dahil sa kagalingan niya sa pag-arte at pag-host, ay naging nominado siya at nanalo ng maraming awards. Nanalo siya ng awards bilang Best Talent Search Program Host sa Star Circle Quest noong 2004 and 2005, Face of the Night sa Star Circle Quest noong 2004, Best Supporting Actress sa Third World Happy noong 2010, Best Actress sa Chasse noong 2011, Best Supporting Actress sa 100 Days to Heaven noong 2012. Nakatanggap siya ng maraming awards sa Be Careful With My Heart noong 2013 bilang Iconic Seal, Best TV Actress at Most Popular Love Team on TV with Richard Yap. At noong 2014 ay nakatanggap siya ng awards bilang Pop Kapamilya TV Character at Best Foreign Actress. Noong 2015 sa All You Need Is Pag-ibig ay nakatanggap siya ng awards bilang Leading Lady of the Year at Most Innovative Actress. Sa Pangako Sa'yo noong 2016 ay nakatanggap siya ng awards bilang Iconic Seal at Best Performance by an Actress. Alamin naman natin mga Meg kung magkano ang kanyang net worth.
ang kanyang estimated net worth ngayong 2021 ayon sa idolcelebs.com ay nagkakahalaga ng $1.5 million hanggang $5.5 million. Silipin naman natin mga Meg ang kanyang spacious European Mediterranean home sa isang exclusive subdivision sa Southern Metro Manila. At tungkol naman sa kanyang sasakyan mga Meg, ay hindi niya ito isinapubliko. At ito lang ang nakakalap ko ng mga larawan na nakuha ko sa aking pagsasaliksik. Kaya hanggang dito na lang mga Meg. Thank you and God bless!